sa pamilya ng ipipang sa panaran. Sa mamagod at talagang pinagulagaya ng pancheng at saga. Ipapagitin ko sana sa'yo na pareho tayo ng sitwasyon eh. Nung bata pa ako, meron din akong babaeng minahal. Kaya lang, natukpasan niya yung lihim ko eh. Kaya nang umaamin na ako sa kanya ng mga totoong bagay, eh, hindi na siya naniwala. Katunayan nga eh, siya pa yung nagtangkang pumatay sa akin. Binaril ba naman ako? Baka naman kasi kung ano ginawa mo. Aminin ko. Nung una talagang gusto ko lang siyang gamitin para magkapera ako. Pero... tataga na ng panahon eh. Talagang napamahal na ako sa kanya. Ipinaimbestigahan ako ng mga magulang niya. Tapos sinabi sa kanya yung totoo. Sa galit niya sa akin, siya pa mismo bumaril sa akin. Eh, anong ginawa mo? Wala. Hinayaan ko lang. Ano naman ang magagawa ko? Mayamang-mayaman sila. Makapangyarihan. Wala naman akong laban sa kanila. Kaya sabi ko, kailangan paghandaan ko lang. Kailangan gawin ko sa buhay ko lahat ng pwede kong gawin para maging mayaman din ako. Magkaroon ako ng impluensya para makabawi ako sa kanila. Alam mo, Tanggol, alam ko, nakikita mo rin na halos parehong sitwasyon natin. Kaya sana makita mo rin na hindi pa ngayon ang tamang panahon para gawin mo yung gusto mong gawin sa lalaking yun. Kailangan paghandaan mo yan. Kasi di ba, dapat yung mga papasukin nating gera, nakahanda tayo. Hindi yung padalos-dalos kang papasok, mapusok ang damdamin, walang plano. Kagaya ngayon, hahanapin mo yung asawa ng babaeng minamahal mo. Eh, sa sitwasyon mo ngayon, walang mangyayari, mamamatay ka lang. Hindi ka magtatagumpay. Matatalo ka lang. Dapat paghandaan yan. Anong dapat kong gawin? Planuhin mo ng mabuti. Kumuha ka ng paraan para magkaroon ka ng kapangyarihan. At kung may kapangyarihan ka na, malakas ka na, mayaman ka na, tsaka mo siya balikan. Baka sakaling magtagumpay ka pa. Hindi emosyon ang pinaiiral. Ang pinaiiral natin dito, yung utak. Hindi. Buo na ang desisyon ko. Hahanapin ko ang lalaking yun. Kinakailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya kay Mocha. Eh, sinasabi ko lang naman sa'yo kung ano yung tingin kong tama. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin yun, eh, sige lang. Susunod ako sa'yo. Tutulungan pa rin kita. Tanggol, andyan ang mga pulis. Natulogan tayo. Dito tayo, tara! Dito tayo, dito tayo! Yan. Yan ang mangyayari sa'yo. Liliit na ang mundo mo, hindi ka na makakagalaw. Pahihirapan mo lang sa sarili mo. Eh, halika na. Balik ka tayo sa kulungan. Hindi. Mabublok lang ako doon. Hindi ko mapagiginti si Mokang. Tulungan kita. Huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin. Kaya kita tulungan. Kaya lang kailangan tayo bumalik sa kulungan kasi
anong mangyayari sa atin? Di ba? Dalawa lang pwede mangyari sa'yo. Pwede kang mamatay o makulong. Paano mo paghihigantiin si Bokang? Hindi ka makakapaghiganti. Sayang naman ang buhay mo. Sayang ang haharapin mo. Tanggol, maniwala ka sa'kin. Sumunod ka lang sa'kin. Ako magdadala sa'yo. Kaya tayo na. Balik ka tayo. Tara. Tanggol! Pablo, may lakad tayo. Lakad na naman. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit maaabala ang araw mo ngayon. Pupunta tayo sa mga Montenegro, hihingi ka ng tawad dahil sa inasal mo. Bakit? Nangingi na ba sila ng tawad? Hindi. Tayo ang kusang pupunta. Hindi pala. Ikaw, Lolo, ang dami mong gusto sa buhay. Pablo, kailangan natin ng mga Montenegro para sa negosyo natin. Ang isa pa, lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Habang hindi pa ikaw ang namumuno sa pamilyang ito, susunod ka sa lahat ng inutos ko. Entiendes? Bis na. Bilisan nyo! Nagmamadali tayo! Ayusin nyo yan! Mabuti na lang. May natitira pang supply dito sa mansyon. Yes, Papa. Pero hindi pwedeng lagi dito sa mansyon ang gagaling ang droga na yan. Masusunog tayo. Mabuti na lang. May mga kliyente pa tayong may tiwala sa atin sa Quiapo. Sila na magpapaikot niyan, Papa. Very good. Mabuti na lang may naisip na Morrises nung si Tanggol. Sigurado ako, walang pipigil niya sa ambulansya at hindi yan paghihinalaan. So, salamat. Ano? Ang pinantay niyo, Basko? Lagyan niyo ni dugo. Gusto niyo ba sumama na sa delivery? No, huwag na. Mas importanteng kasama ka sa meeting namin kay Senyor Facundo mamaya. Boss, okay na po. Mauna na ho kami. No. Huwag na sumama, Bullet. Dito ka na lang. Sina nang bahala mag-asikaso niyan. Wala. Larga na kayo! Kailangan mo bumalik kayo na may pera yan, ha? Lakad na! Yes, boss! Tara! Yung mga katulad mo, Tanggol, ang kailangan ko. Pag nakalabas ako, sigurado na mas magiging malakas ang puwersa ko. Tuturuan kita kung paano mabuhay at lumaban sa mundo. Anong nangyari? Magaling naman pala kumbinsin yung bata eh. Padalos-dalos lang at mainit sa simula, pero nag-iisip din naman sa huli. Paano mo nakumbinsi? Nilatag ko lang yung sitwasyon sa kanya. Sabi ko sa kanya, wala siyang pupuntahan kung tatakas siya. Hindi niya magagawa yung gusto niya gawin. Pero, kung makalaya siya ng legal, mapaghahandaan pa niya yung paghihigantihan niya. Sino ba yung gusto niya paghihigantihan? Yung asawa daw ng babaeng minamahal niya. Pares pala kayo ng kwento eh. Naalala ko nga yung sarili ko sa kanya nung bata pa ako eh. Pero bata pa lang ako, ginagamit ko na ang utak ko noon. Kailangan paghandaan eh. Kasi sa mundong ito,
Hindi obra yung padalos-dalos ka. Puro emosyon lang, puro tapang lang. Tama ang ginagawa mo, Marcelo. Kailangan makuha mo ang loob niya. Dahil sa nakita ko, kailangan natin siya. Gagawin ko ang lahat para makuha ko siya. Pati tropa na rin niya.